Viva po Jesus Nazareno. Sinilang na si Jesucristo, maghari siya sa mundo, ang santo ninyo sa sala. Siya'y tunay na maglilingkod sa atin, buhay niya'y alay sa atin. Viva mo, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, ningin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva mo, Jesus Nazareno. Sinilang na si Jesucristo, maghahari siya sa mundo, ang santo ninyo sa sala'y tutubos, puri manunubos. Viva mo, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva mo, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo ay nasa mga araw na ng paghahanda para sa dakilang kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Manalangin tayo sa Kanya upang tayo ay tunay na maging tapat sa pagsunod sa Kanya sa daan ng krus patungo sa pagganap ng kalooban ng Ama. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria
sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, at magpaging dapat nawang aming kamtin ng lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag kayong padaya kaninuman. Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay matuwid, katulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng Diablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang Diablo. At naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos. At yamang ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito makikilala kung sino ang anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sinumang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit ay pamamalan, tagumpay ng magliligtas. Kahit sa umawit ng bagong awit at sa Panginooy iyalay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay, sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Kahisay na mamalas, tagumpay ng labilitas.
Pagkat siya'y dumarating, maghahari sa daigdig. Taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Kaisa'y namamalas, tagumpay ng nangliligtas. Kaisa'y namamalas, tagumpay ng nangliligtas. Magsitayo na po ang lahat. Nung dati mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kaniyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabing, "Ito ang Kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabbi?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. Halika kayo at tingnan ninyo, ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na yaon. Nooy mag-iikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang pangalan ko sa iyo, Cephas." Ang katumbas ng ngalang ito'y Pedro. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa ating lahat. Siguro po bago ko po simulan yung sharing ko po sa inyo ngayon po,
Napakanda siguro pong palakpakan po natin ang pong Jesus Nazareno po. Ako'y unang-unang nagpasalamat sa pong Nazareno po, lalong-lalo na po sa komunidad po dito sa Minor Basilica po, National Shrine ng pong Jesus Nazareno. Kasi ako po ay naimbitahan nila Father John kasama ang kanyang mga kasamahang pare at ang mga staff po nila. Kaya ito isang pasasalamat po sa akin. This is also my first time po to celebrate Mass here inside the Basilica po ng poong Jesus Nazareno. At alam niyo po bakit tinanggap ko agad itong invitation na ito? Kasi yung shrine po namin ay parang relative lang tayo, kasin lang ho tayo. Kasi ang shrine po namin ay Shrine of the Five Wounds of Our Lord Jesus Christ. Kaya pag pinag-usapan po ang poong Jesus Nazareno, kasama po sa sakripisyo po niya ang limang sugat ng ating Panginoong Heso Kristo. My dear sisters and brothers, alam natin po na nagsimula po itong ang unang araw ng nobena natin noong December 31. At alam niyo po ba kung anong sineselebrate natin last December 31 po? Di ba linggo po yon? At ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na mag-anak. At may proper readings po yon tungkol sa banal na mag-anak. Kinabukasan naman po, sa second day ng ating novena, ay sineselebrate naman natin ang bagong taon. Na-remember pa din po ba ninyo na may tatlong events po tayong sineselebrate last anong bagong taon po? Yung una ay sineselebrate natin sa civil calendar yung unang araw ng taon. Yung pangalawa ay yung pong invitasyon ni Pope Paul VI po na sineselebrate natin ang 57th World Day of Prayer for Peace ng Kapayapaan. And of course po, napaka-importante sa liturgical calendar ng ating simbahan ay pinagdiriwang natin ang pagiging ina ng Diyos ng ating mahal na ina na si Birheng Maria. Yun ang sineselebrate po natin. Nung magsimula po ang January 2, January 3 hanggang ngayon po at sa ikalima at sa kaanim po, kung titingnan po natin yung mga pagbasa po natin, may isang tao po na siguro sabihin natin siya yung protagonist po dito sa celebration na ito. At kung balikan din natin yung celebration po ng Misa de Gallo natin, siya yung sa unang araw at pangalawang araw po, siya yung nagtuturo sa atin kung paano natin ihanda ang daraanan ng Panginoon. Na-remember niyo pa ba kung sino pong tinutukoy ko po? Ang tinutukoy ko po ay si San Juan Bautista. Sa araw din ngayon po, kung titingnan natin yung mapagbasa natin mula January 2 hanggang sa ika-7 po, this coming Saturday po, na-divide po ito sa limang party po. Yung una ay yung negative testimony ni St. John the Baptist about himself. The second day po is all about the positive testimony of St. John the Baptist about our Lord Jesus Christ. At yung kahapon po ay yung pagpili ng mga unang grupo po ng mga apostoles. At ngayon po ay pinagpatuloy pa rin po yung pagpili po ng mga disciples today. And tomorrow po ay inuulit na naman ni St. John the Baptist yung positive testimony niya about our Lord Jesus Christ. Bakit po naging negative yung testimony ni St. John the Baptist po? Unang-una, lumapit sa kanya yung mga alagad po o lumapit sa kanya yung mga priests and elders po. At tinanong siya, ikaw ba yung Mesiya na darating, na hinihintay namin? Anong sagot ni St. John the Baptist? Hindi ako yon. O ikaw ba si Elijah? Si Elijah kasi very famous siya na prophet po. Kasi siya yung naging pacifier during sa kanila po, doon sa kanilang lugar po. At sinabi niya, hindi ako si Elijah. Kung hindi ikaw ang Messiah, hindi ikaw si Elijah, so sino ka ngayon? Ikaw ba yung propeta na sinasabi ni Moses na darating? Yung greatest prophet na darating? Anong sabi ni San Juan po? Hindi rin ako iyon.
Kaya the following, di ba, anong sabi ni St. John the Baptist? Yung positive testimony niya about our Lord Jesus Christ. Anong sabi niya? Niwala akong karapatan na magkalag ng tali ng kanyang mga sandalyas. Yung darating ay mas makapangyarihan pa kaysa akin. Kung ako ay nagbibinyag sa inyo ng tubig, yung darating ay magbibinyag sa inyo ng apoy ng Espiritu Santo. Dapat I must decrease and yung darating must increase dahil siya yung tatawagin nating Mesiya. Kaya kahapon po at sa ngayon po, may itinuturo si San Juan Bautista nung nakita niya si Jesus po, anong sabi niya sa kanyang mga alagad? Yan ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. At sinabi niya kina Andres ngayon sa araw na ito, anong sabi niya? Yan ang kordero ng Diyos. My dear sisters and brothers, di ba akmang-akma yung celebration natin as we prepare po sa kapistahan ng poong Jesus Nazareno? Si Juan Bautista po ay itinuturo sa atin. Itinuturo sa atin kung sino po si Jesus. Kaya di ba sabihin natin, ibig nating makita si Jesus. Yun ang tema po natin ngayon. At si Juan Bautista po ay tinuro sa atin, gusto niyo makita si Jesus? Yan ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya yung sansundan ninyo dahil siya ang Mesiya na hinihintay ninyo. Naniwala ho ba kayo na ang itinuro ni San Juan Bautista ay ang Mesiyas na walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo? Kaya nga tayo po ngayon ay nandirito sa National Shrine po, dito po sa Basilica na ito ng poong Jesus Nazareno. Kasi marami sa atin ay ibig nating makita si Jesus. Gusto nating makita si Jesus na makasama natin palagi si Jesus sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At itinuro po siya sa atin ni San Juan Bautista na siya ang Mesiyas na hinihintay natin na siyang darating na magliligtas sa atin sa ating mga kasalanan. Kay my dear sisters and brothers, sa ipinakita po sa atin ngayon sa Ebanghelyo po, basing po sa gospel natin po ngayon at sa sineselebrate natin po as we celebrate the fifth day of our novena mass po at ang ating tema na gusto natin na ibig nating makita si Jesus, there are three very important things po na ipinakita sa atin ni San Juan Bautista. Unang-una po, ano yung pinakita niya sa atin? Yung impact po ni Jesus sa kanyang buhay na si Jesus po ay we are being drawn to Jesus na hinahanap po natin si Jesus. Sa mga napakikinggan po niyo mga faith experiences po, lalong-lalo na po sa mga deboto ng poong Jesus Nazareno, kaya kayo pabalik-balik po dito sa simbahan po, sa basilika po natin, dahil nakita po ninyo ang ating poong Jesus Nazareno na lahat ng mga hinihingi ninyo po ay ibinibigay po niya sa inyo. Kaya nga po, napakaraming problema ang hinaharap natin. Marami sa inyo, talagang nagsasakripisyo kayo na pumunta dito sa loob ng basilika na ito. Nagdadasal tayo. Ano mga pinagdasal po ninyo? Unang-una po, dahil gusto ninyo na magkaroon ng solusyon yung mga problema na hinaharap po ninyo sa inyong buhay. It could be financial problem. It could be na wala kang trabaho. It could be na gusto kang mag-apply at hindi ka natanggap sa trabaho mo. Nag-a-apply ka sa abroad at nadi-deny yung application mo. O kaya, hindi lang financial na problema. Pumasok kayo dito, bakit? Nagkaroon ng relational problem sa loob ng pamilya natin. Mga mag-asawa, hindi nagkakaintindihan. Mga magulang, ina sa anak, tatay sa mga anak, hindi ho nagkakaintindihan. Tagpapataasan ang bawat isa.
Kaya walang pagmamahalan, walang pag-iibigan, walang kapatawaran sa loob ng pamilya natin. Kaya tayo'y pumunta rito at hinihingi natin ang tulong ni Jesus, ng Poong Jesus Nazareno para tulungan tayo na magkaroon ng solusyon yung mga problema sa buhay natin. At hindi lang po yun. Marami din sa atin po na alam natin na nagkakasala tayo. Maroon tayong nagawang hindi mabuti sa ating kapwa, nakagawa tayo ng hindi maganda at lumalayo tayo sa Diyos at gusto nating magbalik loob. At nakita na lang natin yung sarili natin na nandito tayo sa loob ng basilika na ito. Umiiyak, nagdadasal, humihingi ng kapatawaran sa Panginoong Nazareno na patawarin tayo sa ating mga kasalanan at sana tayo rin ay makahingi ng patawad sa mga kasalanang nagawa natin sa ating kapwa. My dear sisters and brothers, ito po yung ibinigay sa atin po. We are being drawn by to Jesus po na pumupunta tayo dito dahil hinahanap natin ang ating Poong Hesukristo na nagsasabi sa atin, "Come to me, all of you who are labor and burden, and I will give you rest." Si Jesus, ang Poong Nazareno, siya po ang nagbibigay ng kapahingahan po sa atin. Kung napakarami natin yung problema, nandyan siya, handa po niya tayo na tupdin ang ating mga kahilingan. Kaya from that point po, yung nagiging drawn tayo sa ating Panginoong Hesukristo, the second point po, nung matagpuan natin si Hesukristo, ay mas lalo't nating nakilala kung sino si Kristo sa ating buhay. Sino ba si Kristo sa ating buhay po? Dahil natagpuan natin ang Panginoong Hesukristo sa buhay natin, the more po na mas lumalago ang ating pananampalataya sa Kanya, mas lalong napalalim ang ating ugnayan sa ating Panginoon. At hindi lang po yon, mas lalong na kumakapit tayo sa Panginoon kung noon ay nawalan tayo ng pag-asa, nung makilala natin si Jesus, ang Poong Nazareno, mas lalo tayong kumakapit sa Kanya na alam natin na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sinasabi niya, sino man sa atin ang lumalapit sa Kanya, hindi ho nire-reject ng Panginoon bagkus Kanyang tinutulungan. Kaya nandito tayo ngayon po, dahil sa ating pananampalataya, dahil sa ating pag-asa, na the more nagtatrust po tayo sa Panginoon, at higit sa lahat po, ay mas lalo tayong nagiging magpakumbaba. Na the more na nakilala natin si Kristo, the more pala na kaya nating magpakumbaba, na kaya pala nating magpatawad, na kaya pala nating magmahal. And lastly po, dahil sa pananampalataya na ito, mas lalo po tayo na sinusunod natin yung kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. Katulad ni Maria, katulad ni Elizabeth, katulad ni Zechariah, katulad ni Jose. Sinusunod nila yung kagustuhan ng Diyos sa kanilang buhay. Na dapat din tayo po ay sundan natin yung kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. Kaya my dear sisters and brothers, nandito tayo ngayon sa basilika na ito dahil nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ibinigay niya sa atin. But let us remember po na sana hindi lang hanggang pasasalamat po, kaya dahil may pangatlo po tayo na ibinigay sa atin ng Panginoon ngayon, that after na yung impact ni Jesus sa buhay natin, after po mas nakilala natin ang Diyos sa buhay natin, yung pangatlo po ay yung mission na ibinigay sa atin na kailangan nating dalhin si Jesus sa iba. Ipakilala natin si Jesus sa iba. Yun yung mission na gagampanan po natin. Bilang mga deboto ng Poong Jesus Nazareno, tayo yung magdadala ni Kristo para ipakilala po siya sa iba. Lalong-lalo na po sa mga nawawala na sa landas, yung mga nagkakaroon ng maraming problema, nadalhin natin sila, ipakilala natin si Kristo sa kanila na itong si Jesus ng Poong Nazareno ay nandyan hanggang dumamay. Handa tayong yakapin, handa tayong patawarin.
Yun ang mission natin, na ipakilala si Jesus. Lalong-lalo na po sa nagtatanong at nagsasabi sa atin, ibig naming makita si Jesus, dalhin niyo po siya, ipakilala niyo ang poong Nazareno sa kanya para magkaroon po ng kaayusan, magkaroon po ng kapayapaan, magkaroon po ng solusyon ang mga problemang hinihingi po nila sa ating poong Jesucristo. Kaya my dear sisters and brothers, ito po ang panawagan sa atin ngayon. As we're about to celebrate na po the feast of the ng poong Jesus Nazareno po. Sana po makilala natin yung impact po ni Jesus sa buhay natin. The second thing po, sana mas kilala natin lubusan kung sino si Kristo sa buhay natin. At yung pangatlo po, yung mission natin. Dalhin natin si Jesus sa iba, ipakilala natin si Jesus sa iba. Iyon ang panalangin po natin habang tayo'y naglalakbay, habang tayo'y nagdidebosyon, habang tayo'y nagtranslasyon, at lalong-lalo na po ang paggawa ng misyon na ito na dalhin natin si Kristo sa iba para lahat po ay magkakaroon ng kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan at kapatawaran ng mga kasalanan. Naway ang poong Jesus Nazareno po, ang siyang maging gabay sa atin sa pang-araw-araw nating pagsunod sa ating Panginoon. Mabuhay ang poong Jesus Nazareno! Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinatawag ng Diyos ang kanyang mga pinili upang tuparin ang kanyang kalooban. Manalangin tayo ng buong pagtitiwala upang tuparin ang kanyang kalooban. Manalangin tayo ng buong pagtitiwala sa ating Ama sapagkat batid nating nais niyang mamagitan ang kanyang bayan para sa mundo. Ang ating pong itutugon, Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang mga lalaki at babaeng may pananampalataya, naway patuloy na tawagin ng Diyos upang maging mga tagapaglingkod sa ating lokal na simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang ating pamilya at mga kaibigan naway lubos na tumugon sa tawag ng ating binyag at tanggapin ang biyaya na manatiling bukas sa tawag ng Diyos upang maglingkod. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang mga kabataan naway patuloy na magtiyaga ng may pag-asa at pagtitiwala at sa katapatan ng Diyos sa kanila habang hinahanap nila ang higit na malalim na kahulugan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may karamdaman naway maunawaan na natutupad ang gawain ng Diyos sa mga pangyayari sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang mga yumao naway magpahinga sa kapayapaan sa kaharian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Diyos na lumikha sa amin, pinasasalamatan ka namin para sa mga biyaya sa araw na ito. Loobin mong makita sa aming mga buhay ang pagtitiwala namin sa iyo upang malaya kaming makatugon sa iyo ng buong puso. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo, sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa'yo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ipupuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo, ang tanang mga obispo at misyonero at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pagkatapat kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na kabiyak ng kanyang puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuli sa igdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pupupuri sa ikararangal mo sa pamagitan iyong anak, naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling ng utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami at iya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsilot po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago mali sa harapan ng pare o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po.
Announcement. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari po kayong magtungo sa ating finance office. Ang oras po ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, ikawalo po ng umaga hanggang ikalima ng hapon. At kapag Biyernes at Linggo po, ikalima hanggang ikawalo po ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI, Quezon Boulevard, Entrance at Cardinal Saint Building. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size po ay nagkakahalaga ng 2,500 piso at ang medium size ay 1,000 piso. At ang small size po ay 600 piso. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo.
Panginoong Heso Kristo, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo ng mga nasakip ng kahoy na krus ay nagbibigay buhay, ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna tayo sandali. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ilang salita po ng pasasalamat para sa ating ikalimang araw ng ating nobenaryo sa karangalan ng ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Bigyan muli natin siya ng isang palakpak ng pasasalamat at papuri. At tayo po ay nagpapasalamat muli sa ngalan ng ating parish priest at rector, Reverend Father Jun Siscon, sa mga naging bahagi po ng ikalimang araw ng ating misa nobenaryo sa ating para sa ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Unang-una, ang mga barangay po at mga organisasyon sa ating simbahan na siyang namuno sa pag-aalay natin sa araw na ito mula sa Barangay 307, Zone 30, sa pamumuno ni Chairman Johnny De La Cruz at ng kanilang mga kasama. Palakpakan po natin sila. Mula rin po sa Barangay 386, Zone 39, sa pamumuno ni Chairman Amor Pahignalo and Council. Palakpakan po natin sila. At ang ating grupo mula sa Quiapo Church, ang Love Flock. Palakpakan po natin ang ating mga kapatid. At syempre ang namuno po sa ating misa sa araw na ito, ang parish priest at rector ng Shrine of the Five Wounds of Our Lord Jesus Christ sa Talon 1, Las Piñas City, Reverend Father Abel Maglines, CSS. Maraming salamat po, Father Abel. Nandito rin po kasama natin mula sa Diocese of Paranaque ang dalawang debotong pari ng Pong Nazareno, Father Jeff Manlapig at Father Kevin Crisostomo. Maraming salamat, Fathers, sa pagsama. At sa lahat po ng naglingkod sa ating ikalimang araw ng nobenaryo, sa misang ito, maraming salamat po. Mga kapatid, ilang araw na lang ay kapistahan na ng ating mahal na Pong Jesus Nazareno, kaya kami po ay nakikiusap na dagdagan pa po ninyo at patuloy nating ipagdasal ang lahat ng maglilingkod, makikiisa at dadalo sa ating pagdiriwang ng Nazareno 2024. Kagaya po ng laging sinasabi, tatlong hangarin para sa ating pagdiriwang. Ipagdasal po natin, pagtulong-tulungan po natin na maging banal, maayos at ligtas ang Nazareno 2024. Viva Pong Jesus Nazareno! Viva Pong Jesus Nazareno! Viva Pong Jesus Nazareno! Maraming salamat, palakpakan muli natin ang ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Tumayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladalang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen.
at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nasampal.